Coco Martin, rumesbak na kay Rindon Labrador sa mga akusasyon nito tungkol sa Batang Quiapo. Sa pangalawang beses na pinagsalitaan ni Rindon Labrador ang actor-director na si Coco Martin. Sa pamamagitan ng video nito na kung saan nais nitong paalisin ang production at set ng teleserye sa Quiapo dahil nakakaabala na umano ito sa mga lokal na nakatira at nagninegosyo. Base nga sa rant ng vlogger na naging critical na umano ang teleserye dahil nakapagbibigay na ito ng trapiko at abala sa lugar. Tinawag nga nito si Coco ng tanga at matigas ang ulo. Dahil dito, rumesbak na ang team ni Coco at nag-react sa umano'y pagtawag nito ng tanga sa kanilang direktor. Naglabas naman ng saloobin ang ibang bida ng FPJs Batang Quiapo sa mga banat ng vlogger. Base sa ilang mga bida na hindi napigilan na sagutin na ang pambabastos nito sa kanila at sa mga bumubuo ng teleserye. Ayon kay Brian o Smuggler's Law na hindi umano sila mga cartoons lamang at mga totoong tao at pwede din natalakayin ang issue ng hindi nagbabanggit ng pangalan sa social media. Huwag naman daw silang itulad sa kanya na nakasabit palagi ang issue at maingay sa social media. Dapat din daw talagang taasan ang value ng atensyon at emosyon ng isang tao. Lalo na at marami ang mga taong handang gamitin ito para sa sariling interes lamang o kaya pagkakitaan. Upang mahikayat na magalit o bumatikos at magkaroon ng masamang imahe sa ibang tao. Wala naman daw itong maibigay na solusyon at nais lamang nito na pasiklabin ang galit ng ibang tao na dapat ay hindi naman. Nagbigay naman ng reaksyon si Basilio at pinakiusapan na tumigil na ito sa pagputak. Dinipensahan nga ng team ni Coco ang mga pinagsasabi nito sa kanilang produksyon, kabilang pa sa dumipensa ang content creator na si Jack Logan. Hindi nga daw nila maintindihan kung bakit gustong makisakay nito sa issue. At halos na lang nang makita nito ay gusto nito na siya ang sentro ng atensyon. Wala naman daw masama sa kritisismo, ngunit sumusobra na nga ito, tila nakisabay lamang daw ito sa mga naging issue nila kamakailan sa pagnanakaw scene na kinundin na ng mga Muslim. Umani nga si Rendon ng napakaraming pagsaway galing sa mga netizens. Saad nga nito na hindi pagmamay-ari ng produksyon ni Coco ang Quiapo. Dahil sa publiko ito at kung gusto man itong ipagpatuloy pa ang teleserye ay gumawa na lamang daw ito ng sariling studio. Nag-iwan nga ng ingay ang mga katagang binitawan nito laban kay Coco. Hindi ka Batang Quiapo, isa kang anak ng Tokwa. Mga ka-showbiz peeps, kayo, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below. Thank you.